Manalangin kayo mga kabatid ng kapatid ng kaligtad ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahayin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakanabangan at sa buong sambaniya niyang banal. Ama namin, bibika, maawain mo ang kaligtad ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang mga ipinahayag namin ng may pangananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na paikinabang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawad ang magta. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ipinalaasan namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Lubang na magbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao. Sa San Sinukob, kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng biring bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibig kamatayan, kami inagaw ng namatay ng anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang lumpay sa kalapitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at lubo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang pusang loob na maging handog, ginawa ka niyang pinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Pinawarang matapos sa napunan, inawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalaman. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang katipag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin.
ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas sa pagkapatay at muling pagkabuhay na manapit-yari namin sa iyo, ang ginapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalawang ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami ang minarapat na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubuhin ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ngayon simba ang laganap sa buong daytik, mas masimukan mo sa pag-ibig kaysa ni Francis na ating Papa Benaventura. Ang tanang mga kapalian, alalahanan mo rin ang mga kapatid namin na inlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo ang inapati kami lahat na makasalo sa buhay ng walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, na mga apostol, ni San Martin, at ang lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karanangan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng panangalpapuri sa iyo, Diyos na magpapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng Diyan. Upang tayo ay tunay na makinabang sa kagandahang loob ng Diyos sa kanyang pagpapatawad kasi magaan ang ating kalooban.
Hiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala namin pinanabigyan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesus Christ. Panginoon Jesus Christ, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang ibig sa inyo, kahit kapayapaan ang ibig ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga panagasal. Magkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa kalooban kasama ang Espiritu Santo at masawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ilagay sa kayo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan. Mapapalad ang mga inaanyahan sa bibig ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsuluhod po ang lahat. Panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, nagmumulat at nagpagbigay ng buhay, tinataas namin ang aming mga puso at mga inahin sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan at tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating tutugon, Panginoon, tulungan niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karasan na kapwa ng ipagtunggali sa galit ko na kanilang naranasan, tugon. Para sa pasag-pasag natin sa katuhan na ginagapos na hangarin magiganti, tugon. Para sa aming sigat ng lipunan na iniligaw ng misyon, dapat tumingin ng buhay upang ipagtanggol ito, tugon. Para sa aming bansa na natutuksong sumangayon sa marahas ng paghihiganti, tugon. Para magkaroon ng paninindigan, kinilangin at itaguyod ang daga ng lahat ng mga tao, tugon. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karapaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay, ang maaaring at ng kriminalidad, tugon. Para ang patnubay at hapag ang maging daan upang maibusan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karasan, tugon. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa daga ng lahat ng tao na sa gayoy ay magkaroon ng tunay na pagkakasundo, tugon. Para sa inspirasyon, pagbuhin ng lipunan, pati sa pag-ibig at katarungan humihilom mula sa kasamaan, tugon. Manalangin tayo, Ama ng Habag, inirangin mo ang tapangulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang puso tulad ng sa inyo, upang sa gayon magmahal kami tulad niyo, kahit sa mga tao na tutulad sa amin ang sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matuwid hangarin ng legality, at isulong na punuhin ang dentro. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balag kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit hindi ninyo hinayang pagtagumpayan kayo ng pagkapuo. Tulungan niyo kami iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karasan upang ang aming walang mali na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at nagpagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pagtitibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kami kuminos laban sa kamatayan ng ginagawang bigat at pamahalaan. Gayun din naman, tulungan niyo kami magmuhi ng lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karasan at manayin ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayon niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Luis, San Pedro Calusot, San Pablo ng Remedanyo, San Martin Patron ng mga may sakit. Magsitayo po ang lahat. Ama namin ang pagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa mga pakinabang ay patuloy mo. Kawaan at luman upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pangkuhay namin sa araw-araw. Bunga na yung pagtubos na aming ginagunita sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna sa sandali.
So ito po ang ating report para po sa linggong ito. Medyo malaki po yung ating gastos ulit ng linggong ito. Gawa ng ating mga materyales. Isa na nga po rito ay yung ating tumayo tayo ng isa, dalawa. Okay lang, isa lang ang gumagana po muna ngayon. Dalawa po blower para yung hangin dito, magkaroon ng hangin dito sa gitna kasi mula po doon, yung pong nilagay natin na cover, ay talaga nakasarado na po yan, no? Kasi nandiyan yung mahal na Birhen Maria. So kaya po meron yan dyan. So yung po mahal na Birhen na Miyerkules, no? Perpetual help. Tsaka yung mahal na puso ng Jesus. Hindi pa po namin naipapalit. No? Pero yan po yung mula doon, isarado nga. No? So, yan ay nilagyan. Matagal na akong sarado. Nilagyan ko lang po ng lawanin para magas maganda yung vista. Tsaka ito pong salamin natin. Ay, ngayon po ay walang liwanag kaya hindi nyo masyado makita yung epekto. Pero kaysa ko sa dati, hindi nyo makita masyado na mayroong nakalagay na image kasi ang buo nito ay nakasalamin. So, walang dating. So, at least so yun ay yun. Pero ito yung dalawa nating blower. Yung isa lang ang nagagamit, yung isa po ay hindi pa po natin binubuksan kasi kaayos lang po. Kaya hindi muna natin yung binubuksan. Pero yun po at least mag-circulate yung hangin sa paligid po natin. Ano? Para hindi masyadong humid. Ang bawat isa po ng fan na yun ay mahigit siyam na ano, kulang siyam na libo. No? So, kaya dalawa po yan, medyo malaki. Ang ating total na materials para po sa linggong ito ay umabot po ng 43,719.20. Yung po ating labor para po sa linggong ito sa anim na araw, apat na magagawa ay umabot po ng 10,500. So 43,719.20 plus 10,500 equals 54,219.20. Yung po ating kulang pa po nung nakaraang linggo, meron nung tayong deficit na 2,621. So 54,219.20 plus 2,621 equals 56,840. Ang mga nagbigay, MMG, 5,000. Anonymous, 1,000. Dennis and Lily Elon, 3,750. Anonymous, 3,500. Area 3, Black Grocery, 2,500. Negona Elan, 500. So, total of 18,250. 18,250 minus 56,840 equals negative 38,590.20. So, deficit po ulit tayo. Analis natin na may papayos. Hindi pa po tapos yung paglalagay ng ground. May lugar pa po na hindi nalalagay ng ground. Yung po
Lord, ay ang ating pong hagdanan. Yung dalawang box doon, pagkatapos po ay yung pong natitira pa rito sa kabila. Medyo nang kulang mo kasi ng materialis, walang available na ganong uri ng tiles. Sabi nila, eh, Father, maganda ito, maliwasa ito, kung hindi ka maubusan ng tiles. Ewan ko lang, ano, kasi nagpapalit pa rin sila ng tiles. So hanggang ngayon, may dalawang linggo na po ako naghihintay na wala pa rin silang tiles. So, medyo kulang po. Konti lang ko naman ako lang. Kaya lang, hindi namin mapatapos kasi wala yung ganung uri ng tiles. And then, palakino natin yung natitirang pula, nilinisin natin, tapos ilalagay po natin dito sa ating mga retablo. Ito po yung mapag-ilos natin, pagdasal natin, tayo may tulungan ng pong may kapal. Tulungan tayo na may mga mayroong magagandang kalooban na tumulong po para sa ating pagkabasaayos mo ng ating paparaw ng simbahan. So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Para din po sa mga siman, nais ko lang po magbigay ng alam na yung pong ating Monday, yung ating pong migrants, yung itinerant people, tawagin po natin ay itong mendarasal ho, doon sa mga kapatid nating mga migrante, kasama na rin dyan mga siman, kasi tinatrabaho rin kayo sa ibang lugar. Yan pong mga nagdarasal sa atin ay tuwing umisuyan, ay pinagdarasal kayo, kayong lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa, o kahit na doon na tumitigil, para may padala ng support na dito sa mga kapatid natin sa Pilipinas. Magsitayin po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ama naming mapagpala, nililingan mo ang mga bayan kahit may mga kaanib na lumilis na landas. Ipagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa taran upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pagpapala at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.